Radiant team pick. Dire team pick. Radiant team pick. What's your team pick? A world devourer. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Usagi. Everyone, nagbabalik kami para dito lamang po sa ating New Year Showdown between Neon Esports and Team SMG. At ito po ay best of 3. Ito na po yung kanilang picks. Kasama ko po, wala iba kundi si Kuya D. So, nagja-chess ako. At ano to? Pustayan. SMG? Oh, SMG. Sila, ano ba yan? Mushi Ohio. Ayan, ang perfect combination nilang dalawa. While Neon Esports, uy, ang ganda agad ng opening pick nila dito, which is Nyx, Assassin, at OD. So, ito yung maganda. Isa sa, Nyx, Assassin kasi isa siya sa pang-counter sa OD. So, ang ganda ng two picks nila dito. Dalawang pasok sa meta. Pwedeng isinko dito itong Nyx, Assassin. Mm-hmm. At kung sakali, itong OD pwede naman ding offlane. Tingnan natin, while SMG, itong kanilang combination ng Mars and Pangolier. So, good synergy sila, lalo na yung kanilang mga ultimate. May pang-combo agad. Arena and Rolling Boulder, sure secure nila yung area na kung saan sila mag-teamfight. Pero once again, guys, magandang tanghali po sa inyo. Lahat sa mga di pa nakapag-share, i-share nyo na po yung ating live stream. Ayun, shoutout po sa mga supporter din natin dyan, ha. Kila Gary Boy, kay Chris... Crisper, Ian, hello po. At, New Year Showdown. Magkano prize pool nito? Alam mo ba? Ah, teka lang. Nalimutan ko yung prize pool niya. New Year Showdown? Oo, oh, New Year Showdown. At kasama din dito yung mga execration. So, alos lahat kasi nga, di ba, nagkaroon tayo ng Chinese New Year. Kaya wala tayong DPC din ng China. Kaya pahinga sila. Ito ang ating sagot para sa mga teams natin dyan. At sa mga tropa nating nag-aantay ng mga laban dyan. Shoutout kay Charmy. Hello po. Kay team YouTube natin dyan. Shoutout kay Edemson. Hello po. Tsaka kay Janfer D. Shoutout po sa mga tropa nating nanonood dyan. First game pa lang po to, guys. Kaya i-share nyo na. Sa mga tropa naman nating gustong mag-bet, punta lang kayo sa pnxbet.com. Use our code LUPON WXC. Yes. At kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-message sa Kuya Nick na page. At kung gusto nyo naman po bumili ng voucher, pwede naman po kayo mag-message sa LUPON WXC voucher seller. At sa mga supporter naman natin dyan, guys, kung gusto nyo pong mag-support, ayan, check nyo lang po yung ating pinned comment. May exclusive giveaway para sa inyo. Arcana and PNX voucher. Or kaya meron din tayong sticker package na kasama dyan. Yan. At ito tayo mga kaibigan. Neon Esports number one team currently dun sa isang tournament. Kalaban nila SMG. So medyo heavy favorite yung Neon. Kasi nga, major nagka-qualify for major. Etong SMG, medyo team B to eh. Team B. Team B. Team Bakasyon. Bakasyon Gamers. Team ano, team ano na yan, Team D. Team Disband, ganun. Team D. Team D. Pero... Oh, Tinix Assassin. So makikita, uy, naku, hindi ko gusto yung mga pumipick ng ASAP na ganyan, ha. Oo. Laban sa Neon, yan yung mga hirong pinupood trip eh. Yes. Tsaka kita mo naman shoutout pala kay Mami Helenita na kanina nanonood sa Facebook live ko. Oy, shoutout po . At ngayon kasi laging suporta sa Neon Esports. At tuloy-tuloy din tournament ng Neon Esports. Kaka-champion lang nila sa ano, di ba? Dito sa ating PNX Bet Invitational. Ngayon, nandito na naman sila sa ating New Year Showdown. Team SMG, nagpick sila ng SF. So, it makes sense din naman na may pang-combo against kay Mars, yung kanyang ultimate, Requiem,
Diba? So, maganda rin naman to, pero madali kasing patayin dito SF, eh. Lalo na may Nexus Assassin na plus 1 lang, kaya nila agad na patayin. At, Grimstroke. Oh. So, kumuha sila ng Grimstroke dito. So, kailangan nila bagaya ng isang hero na solid na pwedeng mag-connect or magandang combo dun sa kanyang Soulvine. Kulang nila is offlane. May dalawang support naman sila. Hindi pa natin sure kung offlane OD to or mid OD. Pero pwede namang mid OD katapat niya dito SF. Sobrang goods lang. Pa-shoutout po kay John Aziz. Abangan ko sa YouTube. Maraming salamat. Pabati po from watching Abu Dhabi, UAE, kay Justin Kyle. Hello! Ayan, thank you po sa mga tropa nating nanonood dito. SF ni Alok kagabi pa din. Ayun nga. Shoutout kay Jeffrey Kabalan. Ginulit mo ba si Alok kagabi? Aba, ayun mo ko, di ako nakapanood eh. I'm not sino ba kami ni Alok kagabi? Ikaw, Aki, Sir Mike. Parang happy three friends yan ha. Ikaw, Aki, Sir Mike. Parang happy three bibit, friends. Bibit, ano yung bulag pipit bingi yun ha. Tsaka si Makay. Bulag pipit bingi bakla at tsaka isang ano, leader. Pag si Papay kumanta ng panalo ni Esmil. Ever since bata ako, I began discriminated on my own home country. Some would be like, lo, ang liit-liit mo. Dagul. I ain't dagul. I'm gasul. Solid nga yan. Ayos nga yan, no? Mm-hmm. Ang leet mo, I ain't the ghoul. I'm gasul. Solid nga yan. Shoutout sa'yo. Hello kay Pitakgo. Hello po. Shoutout. Oo, sama kasi ng paramdong ko kagabi. Nag-stream din ako kaso sumakit talaga yung chan ko. Bakit naman sumakit chan mo? No, isang araw pa. Lagi ka nalang may sakit, Chola. Oo, ako ang taong lagi may sakit. Ba't lagi ka may sakit? Pero ito ha, Bane. Is if Bane Mars Pangulir, SMG, ito kabila, medyo bad boy. P-A-O-D. Yung palang, panalo na eh. P-A-O-D. Yes. Nakakuha mo yung dalawang superhero. Oo, tsaka ano to eh, minus one agad, makikita mo sobrang lambot ng hero dito ng team SMG. And then again, single target. Meron naman silang pang hold, which is itong Bane. Pero mabilis din kasi niya na makancel, lalo na meron din dito ang Nyx Assassin. Kulang na lang nila is... Ginny, naamo pa nga konti. Ang sakit sa tenga. Nabibingi ako. Sobrang lakas. Parang, buh! Papati po, Kuya Deep Ratching from Talakag, Bukid noon. Hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Nabasa ko lang. Merong trabahong nagme-message sa akin. Shout, pasigaw kay Lola Stella. Lola ni Natsumi. Hello kay Lola Stella. Watching here. At yan, ingat po kayo at support ng tunay para sa Neon Esports. Game 3, ano to, no? Best of 3 series, no? Best of 3, 2-0, malinis yan. Nararamdaman mo. Nararamdaman mo agad? Oo. Oh, bakit mo naman nararamdaman? Ano na eh, subok na eh. Malay mo naman, magbigay ang Neon ng siya, papaasi. Mahilig magpaasi ang Neon eh. Papaasi bagay. Parang airtime, sinusulit yung airtime. Oo, talagang ang schedule kung 1 to 4, talagang 1 to 4 o 1 to 4:30 lagi yan. Neon, sulit ng nanunulit ng schedule yan. Tingnan natin kung mapabibigyan pa ba nila dito itong Team SMG. So far, ang ganda ng pick dito ng Neon Esports. Pero pagdating ng team fight naman, SMG, meron naman... Yung lineup ng Neon, pitasan portion. OD, Nyx, Grimstroke, Void Spirit, ang lalakas pumitas niyan. Aabot ba tayo sa punto na lalakas yung Team SMG para maging superior sa team fight? O, ano to, yung laro ng Neon na early pa lang... Suntukan na. Oo. Tsaka, early pa lang ng niyon, suntukan na talaga eh. Yes. So it's gonna be offlane OD or Void Spirit offlane na kahit ano naman lane dito ni SF maganda. So kulang na lang ng Team SMG is hard carry na pantapat para sa Phantom Assassin. So pwede sila mag-pick ng troll. Siya yung kaya na makasabay para sa PA. Mm-hmm. Kasi hindi pa naman nababan eh. At pwede pa naman sila din ditong mag-rate. Razor. Nauso Razor? Na Razor ngayon. Ba't ba nauuso yung Razor ngayon? Nauuso na yung Razor. Pinangka-counter ba kanino ngayon yan? Lalo na sa mga hard carry, like Phantom Assassin, di ba? Sobrang... Higo pa ng lakas, ganun? Oo, lalo na kapag nakapag, makapag mahatak niya or mahigo pa niya dito itong si Phantom Assassin. Ah, hindi, support OD. Support OD. Hindi, support OD. Hindi, offline na si Scam dyan.
Offlane sa scam. Ah, OD offlane. Oh, okay. Si Playhard ang ano rito, ang Nyx Assassin. Genuel position 5. Grimstroke. Okay. Yung watch. Okay, Natsumi tama, PA. Tama. Okay, okay. Offlane si ano diyan. Si scam. So pero, it's gonna be Apo, SF. Ano yan? Apo Pangolier. Oh. Ohio, putik to ah. Apo, Ohio, Nia, Mushi. Ano yung sinin? Yung Apo, Ohio, Mushi. Para akong nabig na 2014 na mga player to ah. Matanda pa sa ano itong mga to guys ah. Subok na ba yan? Pero, puro XP, pero yung mga buto ng mga yan, kailangan na ng Escalan. Oo. Puro XP. XP lang. Oo. Itong mga to, di na pwedeng sabihin ng XP, XP lang. Talagang experience na. Oo. Kaso kasi, ang ano kasi sa Dota, guys. Mm. Pag may mataas sa mechanical skills mo, wala ka masyadong XP. Yes. Pag mataas XP mo, wala ka ng mechanical balance skills. Balance lang. Balance lang. Hashtag. Hashtag. Balance. Yun. Pero tingnan natin, dahil favorite naman din dito ni Ohio, itong Mars at ang paganda na performance niya, pinakita kahapon, nakalaban nila yung, ano ba yung kalaban nila kahapon? Kalaban nila. Hindi. Naisip ko yung kalaban na dito na SMG kahapon, eh, kinaslin namin eh, ni KJ. At Mars din dito itong si Ohio, ganda naman din ang pinakita niya. Pero tingnan natin na kung papalagbo sila sa lineup dito na Neon Esports, lalo na Void Spirit ni Yopatch. Yopatch is my idol. Kailan laro ng TNC? Wala pa po. Ayan, shoutout po kay Justine, kay Cruz. Hello from watching, ano yan? Peru? Watching, hindi ko, saludos Peru, watching. Hello kay Mariko. Mm-hmm. Ito, pakilala na natin ang mga gumagamit para sa magkabila ang team. Scam sa kanyang OD Genuel, sa kanyang Grimstroke Playard. We'll be playing the Nyx Assassin. Yopatch is my idol. Sa kanyang Void Spirit and PA ni Natsumi. Side naman dito ng SMG Bay ni Mushi. Shadowfin ni Nea 666, Pangolier ni Afu, Razor ni Vita Fated at Mars, Ohio. So tingnan natin na naglagay ng vision aga dito. Grabe naman tong lineup ng SMG. Kung itong SMG 2014 ang usapan, Yamada to. Naso 2021 na. 2021 na. Sa kabilang dekada pa nang galing itong mga to. Kaya nga, yun yung inisip ko na ang tagal na ng player nila. No? Tagal na naglalaro niya ni Uncle Mushi. Uncle Mushi. Naalala ko si Uncle Mushi pumunta dito, di ba? Dati, naalala ko pa yun. Matagal na pa na. It's a long, long time ago. 2012 yata yun, yung dating pumunta si Mushi dito. Sikat na sikat pa siya nun. Pero tingnan natin yung vision dito ng SMG. Nakapaglagay siya sa may high grounds. Pero uy, madidiward agad. Napakagandang sentry coming from Genuel. So easy. Makukuha niya. Ay, sentry, sayang! Inikutan ni Genuel. Ano yun? Ba't umiikot pa siya? Hindi, kasi kung sakaling i-hit niya yung obs, madideny. So ang ginawa dito, nag-counter sentry. Pero so may alam, pero alam nila yan, babalikan na lang nila yan. Na-drop na lang ulit na isa pang ano yan, sentry wards, kaso pera yun, sayang pera doon. Pero tignan natin dito, Uncle Mo, si Chai Yifung Mushi, yan. Tsaka binablock niya yung... Sipin mo, no, dati Mushi, super carry, ngayon super support na lang. Ay, wala na nga sa super eh. Halos lahat yata ng support, role, no? Support na lang, tignan natin kung anong gagawin ni Uncle Mo laban sa mainit na niyon ha. Diba? Super carry. Ngayon, support na lang. Mamaya si Uncle Mushi, yung support niya mawawalan ng R. So, support? Support na lang. So, if napaisip pa ako kung ano yun. No? Support na lang pala support si na lang si Uncle Mushi dito. Shoutout sa mga nanonood. Shoutout kay Gary Boy na admin ng karamihan. Uy, shoutout po ah. Favorite ni Shola yan, si Gary Boy. Yan, Gary Boy is my boy. Pero tingnan natin dito ha, so far may pang-counter sila para kay Phantom Assassin. Pero yun, kung may mamaya, kung mas mahatak pa ni BT Faded, kasi pwedeng palubugin lang ni Devil 2000. Pero kita natin ha, nahara siya. Ang ganda ng pagkat ng creep wave dito ni Playheart. Easy XP para sa kanya. And also, masolo din lang dito ni Odio XP sa may top lane. At tingin ko, in middle lane naman, itong SF and Void Spirit. Lalamang ng bahagya dito itong si Void Spirit, kasi possible pwede niya ma-dodge
yung skill or race dito ni Nea 666 at mas mabilis siyang makapag-contest sa may rune. So yun yung maging advantage. At yung dalawang support niya, pwedeng gumank sa gitna at i-contest yung runes dito at pwede nila mapatay si SF. Teka lang, kachat ko si Business Dip and Magana natin. Eh, pinag-uusapan lang kami dito, Shola Loop. Medyo semi-work, semi-work. Sige lang. At tingnan natin dito, SMG bottom lane. So, ito yung combo nila. Pwedeng mapatulog and recta spear. So, pwede naman ano ang combo ng ano rito, ng lineup nitong Neon? Pitason lang talaga, no? Nix Assassin yung initiator. Lubog. Ah, hindi. Marami pala. Lubog Impale. Lubog Aether Remnant. And yung apat, same lang ng playstyle ng ano rito. Ng itong Neon, ang gagawin lang nila rito. Same playstyle. Apat na magkikreate ng space para kay Natsumi. Si Natsumi ang insurance ng Neon. Alam naman ang lahat yan. Sakit si Yopat siyang mandirigma. Ba't ganun? Uri ko pinulubog. Oh, impaid. Boom. First blood. Ay, first blood si Nix Assassin. Jibated.com.ph. Alam mong malinong Nix Assassin doon. May spike carapace siya. That ginamit niya agad para pag static, ano, spike carapace. And first blood will go in the way ng SMG. First blood brought to you by PNXBet. Use our code LUPON WXC and TP always out. Remember, bet responsibly. Makapag-TP out at na... Uy! Napatay dito! Solo kill ni Nea 666. Itong si Opatch, sinalon siguro lahat ng race. Pero meanwhile, bottom lane nakapatay naman itong si Uncle Moosh. Oh, so 1-4-1 trade, 2-1 ang ating scoreline. Lamang ng 1 kill dito itong side ng SMG. And ako, PA naman to. So, confident ako sa kapangyarihan ng PA. Ito, meron silang way para burst down yung PA. Ah. Yes. Yung SF Yules and Rekem. Kung wala siyang aganim safety. Ah. Yes. Ano bang pamigil nila sa Rekem? May save mechanic ba? Wala rin sila save mechanic. Pero, may void spirit sila na pwede, pag nakapag-aganim scepter, pwede pumasok with the silence and ma-interrupt yung combo ng SF, lalong-lalo na kung wala siyang BKB. Yun din naman eh. So, tingin ko, pero pag mamaya, kapag wala ng mga ultimate dito, itong SMG, yun yung chance naman ng Neon Esports na makapag- Saka kailangan mag-ingat ng SF, balay mo, may Nix Assassin palang nakabang. Yes, yun bag spike carapace ng Nix Assassin, sasabog yung mukha ng SF din doon. Malakas din talaga yung kill potential nila. At meron din na capability na makapag-push dito itong Neon Esports, lalo na kapag si Devil 2000 is makapag-meme hammer, pero combo yata dito sa may top lane. Hop, teka lang. Malaban sa cancer, walang damage. Naigupan ng lakas dito si Skim. Kaya lang, pero bakit lumalaban siya? Bumabalik pa si Skim. Medyo bad boy si Skimber lo doon. At okay, ang lakas ng damage. Oh, play hard, double kill. Sabi ko sa iyo, mahilig magpaasi itong Neon eh. Papaasi yata eh. Papaasi. At siguro, hindi rin sila makaka-LS dito. Talagang pinalag niya pa kasi dapat nag-out na rin dito. Hindi, di siya tumakbo nung nag-static. Nung kinuha ng status din. Walang boundary makukuha dito itong Neon Esports. Wala silang boundary. Wala nga. Oh, sabi ko sa iyo, papaasi eh. Ay, papapatay ba nila? Papaasi. Asi. Asi. Ay, namatay. Nangyari doon. Kaya ba nila patayin si Kaya, kaya yan, kaya yan. Meron silang stick. Sakit! Uri. Nakapatay pa! Uri ko! Si Chai Pong yan, si Uncle Mo yan. Uncle Mo! Uncle Mo! Patay pa yata dito si Natsumi ah. Oh, oh, may mangga, may mangga. Ginejibate. Up! Ginejibate na ni Uncle Mo. Nagkakajibaitan, pero 2K gold lead. 2-7 ang ating scoreline. Patay din yung Void Spirit sa mid lane ah. Pinatay ng SF, sinolo kill. Eto, mamamatay na naman si Skim. Alam na, guys. Ito na naman, lalabas na naman yung mga Neon haters dito. Ang ano pa dyan, times 3. Itong SMG sa ating PNXBet. Eh, sa match winner yon. Oo, sa match winner yan. Pero tingnan natin, may buti naman na dito itong si SF. And also, Yopatch, hindi siya makakuha ng rune. Uy, buti na lang. Ang ganda ng pagkanyang first kill doon. Na limitan niya agad yung pagkuha ni Afu. Pero pwede nila patayin to dahil may haze available. Nandito na rin si Playhard. Playhard ka. Iba nila patayin ito si Afu. Combo stun. Uncle Moosh sa gitna. Sumama na rin. Pero patay pa rin dito etong si Pangolier. Pwede naman makapag-out dahil may haze rune dito. Itong si Yopatch. Nakapag-salve naman din. At tinamaan siya ng race. Sayang. Yung pag-pop niya ng salve dun ha. Si Nea 666 with the raindrop naman, mukhang papalag pa rin dito itong si Void Spirit. Hindi niya talaga tinatantanan, sinulit niya yung haze rune.
Oo, tignan natin dito mga kaibigan. SF, nagtitreat ng race and magpapakawala na naman siya ng race dito sa mid lane. Lumalamang tong SF ah. And napilitang mag-infuse raindrop etong Void Spirit dito. Oo. Chola, gusto mong uminom ng Enerbon Active? Ah, gusto mo yung uminom. Ay ako, ikaw na uminom na Enerbon Active. Active na active yan. More than just multivitamins, meron ginseng, royal jelly, help to boost your immune system, lalo na ngayong araw ng pandemic. At tingnan natin, SF nag-e-extend na na makakuha dapat lang ng laman, mga putik neutral. Yan. Nilunok ko na. Sa ako na lamang walang tubig. Ano ba yun? Wala ganda yan. Nga po na idol, Kuya D, ganda. And gandang shola daw. Oh. Mm-hmm. Eto na guys, Enerbon na active na ako. Galit na ako. Dalit ka. 3K gold lead para sa Neon Esports. Feeling ko, ito na rin eh. Nakakanaan na rin tong Neon dito. Kailangan na nilang gawin ng Neon style. Ito na. Set up. May napalubog na ng Neon style. Impel, ginamit. SF ka pala, malakas ka. Ah. Suality Eclipse and that's Nea. Going down sa kamay ni Kemberlu. Ang ano din eh, kanina pa kasi napunta ng punta dito itong team SMG. Sa gitna talaga pinapahirapan nila si Yopage. Buti na lang, uy, naku po, Janwell, mukhang mamamatay na. Pag 1v1 with a great one dun sa may arena, wala din talaga lang siyang takas. Eh. Oh, susubukan nga bulin na itong Mars. Alam mo naman, Mars, malakas din talaga mga rasalin to. 482k gold lead, mga kaibigan. So, hindi naman ganun kalaki. Pero, yung mga cores maganda pinaparm dito, especially yung offlane, and yung mid lane dito ng SMG. Oo, halos alam mo ibig sabihin ng SMG? Nalimutan. Smoking machine gun. Oh. Shout out kay Vladdy Massacre, siya yung nag-design ng mga damit ng SMG. Ah? Yung mga parrot. Si Vlad? Oh, si Calb. Oh, solid yun, oh. Di ba secret. Yung ano, secret? Secret. Oh. Liquid. Fanatic. Tsaka, ano? International na siya, oh. SMG. Solid nga yun. Pero naku po, Natsumi, mukhang mamamatay. Wala yung mga esports jersey ng mga yun, guys. Pinoy ang gumagawa nun. Oh, is nga yun. Yung... Calvin Vladdy. Pang-ano na siya, international na talaga. Pero eto, tignan natin, Spear of Mars, may nahuli. Si Natsumi, nahuli. Ginagawa kanina ni Natsumi pa, dun. Kanina pa dito, eto, namamatay si Natsumi. Hindi siya nakapag-report. Smoking machine gun yun, smoking machine gun yung SMG. Pero ito, papasukin. Boy Spirit, eto na. Stun, papasok. Pero may teleport naman gagaling. Nandito yung Bangulier. Here comes the Impel. May follow-up ba? Nandito yeah. Si Razor Ramon. Kailangan nila tumakbo rito. At si SF, eto na si Timeka Race. Razor, kinamit ang kapangyarihang utas si Rito. Mamamatay yata dito yung Void Spirit and Grimstroke. So, eto na guys. Nako po. Oh my God. Oo, ang bilis na na makabackup dito ng SMG. At wala din kasi silang pang burst down para kay Nea 666. Lalo na meron siyang threads at meron siyang stick na makunat ko na. At hindi rin ganun kabilis na mapapatay. Binigyan na naman nila lahat ng skill nila doon. Pero wala eh. Kakapusin pa talaga. Ang bilis din na makabackup na SMG. Mm-hmm. Masarap uminom ng malamig na malamig na malamig na malamig na malamig na lemon juice. Bakit? Wala lang, malamig. Bakit yun ang trip mong inumin ngayon, Shola? Sino ka date mo nung Valentine? Wala, sa bahay lang ako. May sakit ako, not feeling well. Pero naku po, apo, mukhang mamamatay na dito. Set ako, up. Hinabol na rito, tingnan natin. Pa. Uy, nakabuhay pa sana. Ay, et naku, nakabuhay pa. I mean, namatay si Apo rito. Pero all three cores, SMG ang lamang dito. Medyo maganda yung lane. Walang ipinanalong kaso, kumbaga, ang Neon sa laning phase. Dito sa ating game number 1 ng ating potential best of 3 series. Kita mo naman yung PA dito. Lumipat na siya sa may top lane. Hindi pa rin siya iniwanan ni Ohio. Ohio with fog sa 3 line. Kala ko maahuli pa siya. Pero kailangan nila makakuha ng objective dito. Pero yun kung mayroon ng Mima Hammer available dito. Itong si OD kasi hindi sila ganun kabilis pa na makakuha ng objective. While BT faded, clear niya na agad yung bottom lane tower. So, maagang nakapagkuha ng objective dito itong SMG. At mukhang may mamamatay na naman sa gitna. Kailangan nila mag-ingat ha, dahil itong si Nea 666 nakasod papunta sa may top lane. At Natsumi, wala pang item. Rolling boulder, ginamit na. Pinalabog na rin dito itong si Mars. Oh, pero ito na naman, the engagement para dito. SF on the backside. Merong X-Well puputok. Makabutan ba nila? Ito, pero Mars Ultimate makakahuli ng isa. Ilan ang mapapatay nila? Yan lang ang tanong. That's Kemberlu and Natsumi going down as well. Dalawang core na naman ng Neon Esports. 6-13 ang ating scoreline. SMG, medyo mainit ang tarima.
At makakuha pa sila ng objective. Sabi dito, sabi ng Niyem, tatalunin nyo kami pero di kayo kasali sa major. Nye, 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 nye. Lakas mga sir eh, no? Pero oh, play hard. Patoy. Medyo chain feeding, ha? Ang ginagawa rito ng Neon Esports, ha? Mahirap yan. Juicy ads by PNXBet. Sabi nila. Parang yun nangyari lang to nung isang araw, eh. First 15 oh, kills, no? Ay, tabo naman yun. Nagpanggap si Opatsis, may idol. Isipin mo na, huli ka ni uncle mo. Mas mabilis na liri mo dyan. May ulti at lahat. Paano nangyari yun? Agig. Pero agig, ginagawa nyo. First 15 kills nakakuha dito na SMG ngayon. Sobrang agad nila na mapag-snowball going. For BKB na agad si Razor. At may nahuli na naman sa gitna. Reggae meaning! Oy, pumasok pa si Skem, talagang palumpalo. Oh, nilabanan ni Skem yung tatlo. Paktay ka rin ha. At nako po, eto, double kill, killing spree. Parang easy game naman yung nangyari. Parang di yata maganda gising. Parang naglalaro ng tulog yung Neon ngayong game number one. Pero okay, naman naman Neon yan eh. Ganyan talaga yan eh. Papaasi. Susulitin ang... Ano yung sinusulit ng ano, Neon Esports? Kuya di, ang oras nila. Siyempre, at pahapyaw halos lahat, lagi naman first game, ganito yung nangyayari sa Neon Esports. Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy kasi Natsumi nabibigyan naman ng space para mapag-farm at going for battle. Esep ni Jules, guys, nila. Guys, esep ni Jules to. Esep ni Jules. Nakita, nandantanda mo ba siya wala nung esep pa si Jules, bawal ibigay eh, no? Oo, sure ano yun. Otoban kasi, eh. Ang dati kasi, no, kahit ikaw lang yung pinakamalakas pero nagsod sila dito, makang makakakuha sila ng kill at SF ang gusto nilang patayin. Aabutan ba? Set up. Kaya ba nila ma-burst? Solvay, binigay nila ito. Buhay pa. Ay, patay na rin. Pero Arena, ginamit. Buhay pa si Nea 666. Pero di na rin makakatakas. Four-man hero para sa SMG. Oh, tatlo mamamatay. 3-4-1 exchange. SF mamamatay pero tatlo. Ang kapalit. Meme Hammer. Ang gamit na nabuo ni Skem dito, 13 minutes in, pero 10,000 gold lead na para dito sa side nila. Eh, napakalaking kalamangan yan. Ha? Wala pa tayo sa 15 minute mark, pero 10,000 gold lead na. Yes. So, lalo, medyo not looking good para dito sa side ng SMG. At saka sa mga tropa naman natin dyan, kakadating please do share ang ating stream mga kaibigan para dumami tayong mga kapanood na itong ating featured match para sa ating Moon Studio New Year Showdown between Neon Esports and Team SMG. Pero nahuli na naman si Skem, di na nila papatay, naawa na sila. Yo, Patches by Idol. Tingnan natin ano mangyayari. Pero nung tipis sa taas, dito ito si SF talagang gusto niya pa rin dumipensa. Pero Neon Scepter lang! Sasuyang! Babalik-babak na sila. Wala, mapapabak talaga. Oo, mahirap sila makapag-push eh. Ready din kasi ang agad na mag-online ng Mars. Bugbog din kasi silang tatlo eh. Oo. Sa lane eh. Pero tignan natin, 15 minute boundary rune, paglalabanan, yung scepter setup andito. Nix assassin with impale, here comes the Spear of Mars, 3-man ultimate. Ay, ultimate ulit, grip gagamitin, makakacel, makakatakbo ba, void spirit mapapalaban. Pero tignan natin dito, Nix assassin will be able to take down one, Mars ultimate catching dalawang hero. Eto na, Rolling Thunder, on the top side, andito yung PA, pero 1-for-1 rate at the moment. Tatakbo rito ang Neon Esports, Spear of Mars, hindi tatama, hindi kukunik, and Neon and SMG magkakaroon lang ng disengage dito. Pero Boy Spirit nandito. Kasi yung ulihin yung Pangolier, mapapatay ba niya? Yes, he'll be able to take down yung Pangolier. 9-22 ang ating scoreline dito. 2-for-1 exchange in favor of Neon Esports. Umalis na rin dito ito si Razor, no? So mas gusto niya lang din talaga na makapag-farm. Wala na rin kasi sila na may bibigay ng ultimate doon. Kaya kailangan na nila na mag-disengage. Pero ito, it's time sa Neon Esports para mag-sod. Para makapitas sila kasi ang daming lumalabas sa mapa. Meron sa bottom lane at nagpapakita din sa top lane dito. Ito, SMG. Mukhang binabala kay SMG na mag-sod. Pero ito, nag-smoke yung side dito ng Neon Esports looking for a potential target. Maispatan nila yung Razor pero ayaw mo yan. Si Razor Ramon. Makunat yan eh. Tsaka kita mo, ito yung papatay sa'yo. Grimstroke, Void Spirit, hindi enough yung ganong combo nila. Pero ang bilis makaramdam talaga ng Razor palagi. Alam niya, no, wala nagpapakita sa gitna na wala dito itong Void Spirit. So possible na sa bottom line nga. So nakatakas. Niya, nakatakas siya agad. At may vision din na malalim dito. Bakit sinigsasasin kasi nakasmoke sila, hindi siya nagbindeta?
para di siya kita ng Razor. Baka hindi kasi siya, na, hindi niya rin, hindi, wala naman kasi vision dito yung ano eh. Yung eh, pag, SMP. I mean, pag nag-smoke, diba, dapat mauna yung Nyx eh, para alam nila eh, diba? Para tingnan natin. 9-22, scoreline natin, 16 minutes in. Void Spirit go ni Yopatch going for Aghanim Scepter. Razor, BKB Razor, wala papatay sa kanya, wala pa naman damage ang PA dito. May mahuhuli sila, ultimate. Scam ang makamatatagpuan and mukhang Scamberloo delaying the inevitable. Ginamit niya ang kanyang Astral Imprisonment pero ang makukulong niya, walang iba kung hindi ang kanya sarili. Samantala, dito si SF naglalakad. Tingnan natin kung makakapatay. Dasa Papira Sister, delikado rito. Yung ating Grimstroke, mamamatay na rin siya. And Japoy, I mean Natsumi, susubukang abuli. Nag-blink siya sa Nyx Assassin. Sini ba siya rito? Makakatakas pa si Natsumi? Mukhang hindi dahil napagtulungan na siya ng apat. Makapag-blink out pero not enough para mabuhay. Double kill, monster kill para dito sa side ng SF ni Nea. Oo, tapos makakakuha pa sila ng mid lane tower dito at nakapag-farm pa sa may campsite ng Neon Esports. Ang hirap. Sabi mo kasi 2-0. Alam mo naman ng Neon, 2-1 ang gusto lagi niyan. Oo nga pala. Nalimutan ko, pero Apu mukha mamamatay sa may bottom lane. Naiwanan siya. Pero pwede pa nila patayin dito. Ito si Ohio. Ohio, maaabutan pa. Yes, pero yung set up ng Meme Hammer, tatama. Pero ito may nahuli. And that's the Mars going down. So yung mas na Bangalier, 2-for-1 exchange. Kahit pa paano naman nakakakuha ng kilang Neon dito. Pero sobrang layo ng difference ng ating network at the moment. And kung gusto nila manalo, kailangan nila mag-buy ng time para dito sa kanilang PA. The gap is yung pinakamayaman, SF sa side ng SMG. Sobrang, sa side ng Neon naman, eh ano? Wala pa. Hindi pa talaga ng mga pag-online hanggang wala pa rin gamit dito. Pero ngayon, Battle Fury, na di pa naman nila si Natsumi. Oh no, Natsumi! Yami! Oh my God! Napablink out si Natsumi rito. And Natsumi, binamita na ng BKB. In-isolate, tatakbo pero mamamatay. Same as the Void Spirit dito ni Yopatch is my idol. Nako, delikado. Halos lahat ng core dito. Wala na nagulangan, rin. Nagulangan dito yung Neon Esports. Yes. At maganda rin kasi dito yung vision ng SMG and pwede sila mag-rushan. 20 seconds bago mabuhay dito itong hero ng Neon Esports at wala pa silang pambigla sa may teamfight eh. Mm-hmm. Ako, Roshan, makukuha na rin. Yes, yung bottom lane naman dinedepensahan dito ni Mars. Si Odi kaya asan na ginagawa ni Odi rito? Eh no, kita sila may vision eh, may sentry din. Naku, nagamitan na ng Dust of Appearance. Spike Araface gagamitin. Mai-stand. SF with the race. 1, 2, 3. Sabay impel. Asawa ni Marie. Patay din dito si Play Hard. Bumalik pa nga si Player doon para magpadedo. Patay na rin talaga. There's no way out na rin doon sa may... Boom! Swality Eclipse. Tinamaan ang isa. Pero Mars Ultimate Scam will fall. Walang kawala si Scamberloo dito. Patay pa si Yopatch. Yopatch is my idol. Gusto tumakas. Makakatakas pa si Yopatch. Natamaan pa siya, rolling ball to receive. Nahuli nga rito. Walang ultimate, walang kahit ano. And that is the Razor on a godlike, beyond godlike streak. Wala silang pamigil dito sa Razor. Din nila rin in-expect na mag-Razor to. Lalo na pa-counter siya para kay Phantom Assassin. At wala din kasing kaya na makapatay sa kanya dito. Lalo na pag makunat na siya. Kita mo yung item dito ng eye lineup ng Neon Esports. Pagdating ng late game, ihigupan niya na si PA dyan. Yung damage niya, pwede niyang maibalik sa kampi dito ng Neon Esports. Mm-hmm. Pero tignan natin, anong next item? AC para kay Razor. Yeah, casual Yasha lang siya. Tapos Assault Kiras na yung next item niya rito. Ilang kay na eh? Magto 20 kay na yung lamang eh. No? 12 to 31 yung scoreline natin. May Aegis of the Immortal pa. And tignan natin kung ano mang... Wala pang nababasag na kahit isang tower ang Neon Esports dito, ha? Show lalo, ha? Oh, ang dami iyakin, mga bettors. Oh, easy lang ang mga bettors dyan. Ano pa lang naman tayo? Game number one pala, shoutout kay Madam Helenita, ha? Nanonood sa atin. Shoutout kay Mami Helenita. Sabi ni Mami Helenita, iyakin mga bettors, ha? Mami Helenita, pag nagbigay ng ano, ha? Sharings. Shoutout kay Mami Helenita dito. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi nyo ba kung matagal na kayo nanonood ng Neon, alam nyo na yan, nagpapaasi talaga ng game 1 ng Neon. Oo.
Pero tingnan natin ha, habang nagsod dito itong Team SMG, gusto nila kumuha ng kill. SMY naman na dito. Tapos yung Nea 666, na-break nila yung sod. At tamang chill lang din muna dito itong SMG. Pero guys, kung gusto niyo po ng ating merch sa The Armory, available na po available yan. Available lang. Ito mga sa ating Steady Golden. Grabe naman mag- grabe naman mag-promote si Eugene, guys. Full screen. Available din yan sa Shopee. Itang, ay, grabe naman si Winslow. Ang lakas naman ni Winslow sa'yo. Nagpa-promote full screen. Shopee! Shoutout kay Madam, kay Winslow, Justin Winslow natin dito. Pero bakit hindi nila pinupwersa yung issue, no? Hindi sila nagtatry mag-high ground habang may AG sila. Superior naman sila at the moment, eh. Oh, pero mayroon pa rin kasi yung high grounds dito. Kung sakali, finlow lang muna nila lahat ng lanes kasi kita mo yung mid. Nako, mag-grip ata si Skim Devil dito. Samantala, Phantom Assassin na may Battle Fury. Wala pa siyang ibang item going for next item, BKB. And si... Nyanyari. Ano yun? Pero tingnan natin na Aegis dito, malapit na mag-expire. Bottom lane naman nakakuha. Oh! Ano yan, Jin? Jin, bagayagawa mo, Jin! Jin, di mo screen namin. Yan, mabalik na. Teka lang, tingnan natin dito. Di pa nagkakabakbakan. Pero pwede sila lumaban na one minute para sa Aegis mag-expire na. Eh, pero mahirap yan. Yung raw network lead ng SMG, masyadong ano, malaki. Top lane Natsumi, finally, going for BKB na rin siya. So, ang ano dito, mid lane na, kaya nila agad na patayin yung OD. And, grabe naman yung Pangolier. Uy! Game changer na ba itong aganim scepter? Makakapagbago ba ng kapalaran to? Uy, Inano lang nila. Binasag lang nila yung tori dito sa gitna. No? Dalawa agad ng second tower na kuha nila. Pero kailangan na mag-TP. Neto ni PA kasi nag-TP na rin dito. Itong si Bane. Uy, oo, buti hindi sinabutan. Nag-aabang lang din yung Bane dito. And napaback at least. Hindi nakapag-push. Wala na yata yung Aegis dito. So, na-delay nila yung high ground push. Pero again, isa pa lang yata yung nababasag na tori dito ng Neon. Magsusmoke na sila kaso wrong timing. May AC na. Jin! Magalita mo yung nagpupukpuk. Sabi mo mamaya na. Mamaya na magpukpuk. Daming casualties sa laban na ngayon ng Neon Esports. Pero 15k na yung kalamangan dito ng SMG. At ready na rin lumaban itong Neon Esports. Tingnan natin, mukhang delikado dahil may Blink Dagger. Ah, wala. Ayos lang pang set up ng spear itong si Mars. Tamang bounce lang dito. Balik, laro. Si Ohio, solid of laner na ulit. Oo, solid. Hindi, favorite niya talaga yung Mars kahapon nga. Laro din ba siya kahapon? Oo. Mars din siya. Ohio, kalaban nila. Sino nanalo? Hoyo sila. Di ba, nalimutan ko, Hoyo? Ano ba naman yan, Chola? Kahapon, kakakas lang namin. Semi-bugbog niyo na. Sino nanalo? Hoyo ata. Ba't di mo alam? Ano ba naman yan? Nalimutan ko kanina, iniisip ko eh, kung Hoyo ba o SMG. Ano na? Kaya ba yan today? Hindi. Maalala mo ba? Iniisip ko nga kung sino nanalo kahapon? SMG. SMG. Malakas din yung Hoyo. Ando si 23 garbage, ha? Hindi pa naman din naging effective. Pero BKB na dito. Pumapasok na. Patay na dito itong si OD. Ang hirap, ha? Ang huli si Skim. Wala rin kasi silang frontline sa lineup nila, eh. Guys, naririnig nyo ba yung nagkadabog? Mamartendo lang yun. Soulbind binigay dito. Wala na. Wala, nag-buyback pero binakan lang din sila. Mautak tong ano, side ng SMG, hindi rin talaga papahuli ng buhay. SMG okay. Exit, talo kahapon. Hindi na bago yun. ang balita nyo sa amin pag nanalo na. Pero eto na, makapag-out naman si Yobatch. BKB.
ayaw niya patayin dito itong Nyx Assassin kahit sa unahan niya na si Playhard, oh. Naku. Subukan nga bulin. Tignan natin. Sinubukan nun. Sinubchup mo si Natsumi. Aray ko yung dahin. Natsumi, saan punta? Boy, nagmi-miss. Pero namatay na si Natsumi. Isipin mo yung carry mo. Nag-farm para machuwari-wari wap. Ayun, masakir in no particular. Pwede nang itawag to. Wala, naka-double damage din kasi si Nea doon. And also, ang daming na nahigop dito. Itong si Razor na damage. Tok-tok-tok. Shout out sa mga karpintero na tinitibag na yung studio. Baka bigla may bumagsak dito, ah. Mamabutas yan, ha? Ah, sige, okay lang. Ano yung inayos? Yung taas. Ah, okay. Siyempre, alam naman sinisira. Naayos talaga nila, eh. Nagpupok-pok nga, eh. Pero tingnan natin dito sa Tani completed para kay SF. May Blink Dagger na rin dito itong si Nyx Assassin. At so far, lamang na dito itong SMG. Hirap. Sipin mo, hindi nila pinupuwersa yung issue. Kahit kayang-kaya nila, talagang safety lang yung ginagawa nila rito. Nararamdaman yung tuktok hanggang pa ako, eh, no? Kaya nga mababagsak, eh. Pero... Hindi ba mapupundi mga ilaw natin dyan? Hindi naman. Matibay naman yata yung ating kisame dyan. Masyaw lang, mahulog yung simento sa'yo dyan. Mamalaglag yung aircon dito sa tapat ko, ah. Tingnan natin. Pero mag-going for MKB na dito, ah. Itong si SF, ah. So, magkuprok na talaga siya para kay PA. Nahihirapan na dito itong Neon Esports. Kasi ilang teamfight yung napanalo talaga ng SMG kanina pa, no? Halos lahat din ng lanes nila. Win-win, kaya nahihirapan din talaga na makaahon, lalo na si Natsumi. Early kasi, naglipat siya ng lanes, pero sinundan pa rin siya ni Mars. Pero ngayon, ang hirap makalabas. Dahil ang bilis nung galawan dito ng SMG, kung mag-split push ka man, nandun na agad. Kaya, pero ilan na, 25k gold lead na rin to, and mukhang... Sige ko, hintayin dito ng SMG yung Nyx Roshan, pero nag-smoke na yung Neon Esports. This might be one of the last attempt nila to go for a team fight. Pero Mars, nakakarang lang dito, susubukang i-break ang smoke. Sinalo niya na rin yan para solidong breezy. Ikutan nila. Iikutan nila sino? Yung kamatayan? Kamatayan, pero ready pa rin naman. Uncle mo siya tayo makikita nila, pero na-break yung sword nila. Na-bossit na yung ano nila, laban nila dito. Ultimate Rolling Tiger, nakahuli ng isa. Naspear ang isa. Patay ang dalawa kagad dito. Takbuhan portion para dito sa ibang member ng Neon Esports. 12-38, medyo one-sided beatdown. Mabilis pa sa ito. Mabilis yung SMG dito and mukhang mega creeps ang makukuha nila. GG will be called. Game number 1 will go in the way of SMG. So, well played para sa SMG dito. Neon Esports, kahit na ang ganda din ng lineup nila, hindi pa rin talaga sila dito na umubra sa Razor Peak. Wala rin kasi talagang madadamage itong si Natsumi kahit na naka-BKB siya. Pasok pa rin yung Static Link, kaya lahat ng damage niya nakukuha lang ni Razor. Halatang talo sa pusta, wala ka pusta dyan. Kaya pumupusta dyan sa mga ganyang laban, guys. 14-0, ang hirap din talaga siya patayin. Nakapag-pre-farm din siya doon sa may top lane, no? Plus, ang ganda nung pag-shutdown nila para kay Yopach sa gitna. Shutdown kay Yopach, sinutdown silang lahat. Wala silang ipinanalong kaso. Pati sa rotation ng mga support, hindi rin sila nagtagumpay. Na, kasi yung support kasi nila dito, Nyx Assassin, and etong Grimstroke, no? Hindi din kasi agad na makakapag-rotate etong si Grimstroke, lalo na no early game kasi PA talagang kailangan niya tulungan. Nung gumank naman si dito etong si Genwell. Tsaka daming kulang nung lineup nila, wala silang frontline, di ba? Yes. Ang ano lang din kasi talaga diyan, nauunahan sila palagi at laging nagko-connect yung mga ulti dito ng SMG at Uncle Moosh yung sa kanyang pag-setup ng slip and grip. Talagang easy kill palagi na nakukuha dito ng SMG. Pero guys, game number 1 pa lang po yun. At meron pa tayong game number 2. Tayo po ay best of 3 ngayong araw. Makakapuwersa ba ng game number 3 ang Neon Esports? O tuluyan silang matutu-zero dito sa ating Moon Studio Chinese Showdown. Ay, Chinese Showdown tuloy. New Year. Chinese New Year kasi yun. Oo. Chinese New Year Showdown. Oo.
makakaisa ba sila o hindi. So, abangan natin yan. Again, Kuya Dian Shola, babalik kami for game number 2. We'll be right back.